Bago nga lang ang labanan sa pagitan ni Spence at Garcia na kung saan pinatunayan ng kampiyon na hindi hadlang ang kanyang pagkakaaksidente para matapos ang boxing karir nito. Naging dominante si Spence sa kabuuan ng laban sa pamamagitan ng Jabhat Ring Generalship dahil kontrolado ni Spence ang takbo ng laban. Pagkatapos ng laban ay naganap ang post-fight press conference. Ay sinalang sina Danny Garcia at ama nitong si Angel Garcia upang pag-usapan ang naging takbo ng laban. Nang tanungin nga si Danny Garcia kung tingin niya ano ang naging factor ng laban, ay sinabi niya na jab ni Spence ang nagdala sa laban na kung saan siya ay pinakanahirapan. Panoorin natin ang kanyang sagot sa katanungan. Pero bago yan, i-click muna ang like, subscribe at notification bell button para palagi kang updated sa mga astig na boxing trivia na tulad dito. The key to the fight was his jab. You know, you take his jab away. If I would have took his jab, I would have been more successful. And that was pretty it. That's pretty much it. I think that was the key to the fight, his jab. Nabanggit niya rin na 100% silang dalawa sa laban at wala siyang excuses dahil buong tapang niyang binigay ang lahat para si Spence ay ma-overcome. Ngunit dagdag pa niya, mas dominante at mas magaling si Spence sa araw ng kanilang laban. In shape, I was in good shape. But like I said before, I think we were both in great shape. I just fought hard for 12 rounds. And the judges gave it to him. He was the better man. I can't make no excuses. I'm a true champion. Naitanong rin ng iilan kung sino sa tatlong elite welterweight na kanyang nakalaban at tumalo sa kanya ang pinakamalakas. They're all kind of on the same level. He just, I think he has a better jab and he's stronger than all three of them. Physically stronger than all three of them. Kamakailan nga, si Porter ay na-interview rin kung sino sa tingin niya ang pinakamalakas sumuntok sa pagitan nila Spence at Garcia dahil parehong nakalaban ni Porter ang dalawa. Sumagot siya na mas malakas ang suntok ni Spence dahil natural na mas malaki ito. Ngunit di raw pwede baliwalain ang kamao ni Garcia dahil marami na itong pinatulog sa lona. Balik tayo sa interview kung saan biglang sumingit si Angel Garcia na trainer at ama ni Danny Garcia. Nagbigay siya ng direktang pahayag tungkol sa kung saan sila nagkulang. Agaran niyang sinabi na may halong diin kay Danny na hindi raw ito naging busy upang si Spence ay malamangan. What you could have did better was not get busy, because it's all about punching, man. It's about landing. It's not about looking pretty. You can't slip and dip, no count. The judges don't give you points for that. May isang beses pang araw na tinamaan ng isang solidong kamao si Spence, ngunit nakarecover lamang ito at di raw nasalat ni Danny ang oportunidad sa kanyang harapan. May pagkakataon pa ngang halos magsagutan ng mag-ama ng magkapanayam dahil biglang sumabat si Angel habang sumasagot pa si Danny Garcia. I was trying to use my own jab. And he was getting around it. Yeah, he just had a counter. You did well. He didn't hit you with jabs like that. No, I'm just saying. You're making it seem like he killed you with a jab. No, I'm just saying that was the key. He didn't kill you with that jab. You just didn't counter the jab. You seen everything. Sa kabilang banda naman, nagbigay rin ng mabilisang pahayag si Sean Porter kung sino ang susunod na gusto niyang makalaban. Nabanggit niya sina Errol Spence Jr. o Terence Crawford dahil kasalukuyang number 1 mandatory challenger supporter ng WBO. Kayo mga Brad, ano ang opinion nyo kung sino ba dapat ang sunod na maglaban at kung sino ang maghahari sa welterweight division ng kasalukuyan? Hanggang dito na lang po mga brother, comment down below your opinion. Maraming salamat po.